Ayan guys, so tayo nagbabalik. So ito po, doon po sa mga bago sa channel ko, ito po yung ating mga Rhode Island breeders. Ayan o, ito. Sila. And ito po yung ating rooster na si Kenny the Roger. Ayan, yung pangalan yan. Si Kenny the Roger. Ayan, so ito guys, meron pong slight change of plan. Ito po ay dahil po sa mga sabihin natin mga obstacle po along the way sa ating mga sa ating po. Amazing na buhay. Ayan guys, nagre-recycle tayo ng ipa. Kasi hindi ako nakabili ng ipa. Eh kailangan na natin magsalang kasi overdue na yung mga nakalagay natin sa frigidaire na itlog. So ito, sinagag muna natin para ma-disinfect lang ba. Matanggal yung mga bacteria kasi ito po yung ginamit natin doon sa mga huli nating napapisa. Yan. So ito, papalamigin lang natin guys. Papalamigin lang muna natin yan. Ubit natin yung bumbilya. Yan. And then, yan. Ito yung mga isasalang natin. So minarkingan ko na siya. Negative, positive. Yan. So ito ay 37 na lahat. 37 lahat yan. So, palalamigin lang muna natin yung ipa natin doon. And then, magsasalang tayo na panibago. Ito, papakita ko guys yung mga napisa. So, ito. Ito sila. Ayan. Pusin natin yung ilaw. Ayan. So, ito po yung mga sisiw na nanggaling doon sa pagsasalangan natin. Yan. Ito po sila ay 22 pieces lahat. Yan. 22. At ano bang edad nila ngayon? Na-hatch po sila noong January 13. Yan. So ngayon po ay January 16. 3 days old guys. Ayan sila. Diba? Sisigla na. So, ayusin natin. So, yan lang po ating brooder. So, pagka tungtong nila ng 10 days, 10 or 12 days, lipat na sila sa farm. Yun naman po ang sistema natin. And then, ito nga po yung ating mga eggs na isasalang. Ayan. And then, ito. Ayan. And may nakasalang pa tayo dito. Ito ay January 6 nagsalang tayo. Ayan, ito. Yan. Yan po yung mga nakasalang din natin. Yan guys, malamig na. Malamig na siya. So, lagyan na natin muna yung tubig. Yan. So, ito. Isang mug ng tubig ang ating nilalagay. Tinatapat ko sa bumbilya guys. Ito, base lang ito sa experience ko guys ha. Kasi okay naman ang pisaan. Nakakatawa nyo naman yung mga sisyo na ipinapakita ko sa inyo. Okay naman sila. So, ito lang po ang gamit natin. Itong dalawang incubator na to. Na parehas naman ang sistema. Ayan. So, sa gitna yung, ano, yung ating tubig. Magsasalang na tayo. Ayan. So, ito po. Ito, meron na naman tayong dongtaw guys. So, yung dongtaw yan. Yung maliliit na yan. Yan, mga dongtaw yan. So,
So ito ang positive, negative positive, unahin natin positive ang nasa ibabaw. Ganyan lang po yan. Then, sa kabilang side. Ayan. Ayan na guys. Oh. Ayan po. Nakita niyo yung pagkakamada ko na itlog. And then may space pa tayo dito sa likod. Kasi maghahabol pa ako bukas. Ayan. Kasi naghahabol ako na one day. Yung one day na kukolekta ko pa, hinahabol ko yan. So ito, pwede pa ito i-adjust bukas. Depende yan kung, sa, kung ilan na makukuha natin bukas. So yan. So yan lang po. Yan, ganyan po tayo magkamada ng itlog. Ayan guys, can you see the look? Yan, so ganyan lang po ang ating incubator, tubig, 25 watts na bombilya, and then may thermostat tayo. May thermostat tayo. Ayan, so yun po. Doon po sa mga nagtatanong, ang temperature po na ginagamit natin is 37.2 to 37.8. Yan, pero wag po kayo mag-rely sa thermostat. Gumamit kayo ng medical thermometer. Yan, ako hindi, wala akong tiwala sa thermostat kasi ang reading po niya ay hindi pareha sa actual na init na nakukuha sa loob. Kaya kailangan ay meron tayong it's either digital na thermometer or yung mercury. Kaya lang niniyata nakakabili ng mercury na ano na thermometer ngayon. So yun po ang ginagamit natin. Ayan guys, so tayo nagbabalik. So ito po, doon po sa mga bago sa channel ko, ito po yung ating mga Rhode Island breeders. Yan, so nagsala nga po tayo ng mga panibagong batch na naman ng mga eggs. Ayan, ng ating mga Rhode Islands. Majority of Rhode Islands, pero may mga kasama na rin po yun na yun nga, Dongtao at saka Kabir. Ayan. Sa mga bago sa channel ko, ito po yung ating mga Rhode Island hens. Ayan, 8 piraso po ito. Ayan, no. Ito. Sila. Ayan, ito po yung ating rooster na si Kenny the Roger. Ayan, yung pangalan yan. Si Kenny the Roger. Ayan. So, ito guys. Meron pong slight change of plan. Ito po ay dahil po sa mga sabihin na natin mga obstacle po along the way sa ating mga sa ating pong plano na pagpo-produce po ng maraming Rhode Island hens para sa ating egg business. Ito kailangan po natin mag-alis muna sa ngayon. So magbebenta po muna ako ng mga na-produce natin noong una just to keep the farm going. Kasi alam niyo naman po, hindi naman po doon sa mga dati na po nag-aalaga, alam niyo naman po na hindi rin po biro talaga ang pagpapakain ng mga manok. Ayan, manok lang ha, meron po tayong mga baboy, may mga pato pa tayo, and then may mga kambing tayo na gumagamit din po ng ating daraksa mais na binibili. Ayan, kahit na nagdadabo sila, ay nagdadaraksa mais din po yung mga yan. So, yung expenses po sa pagkain, medyo na nadadali po tayo ngayon at kinakaposo. And syempre nagbabayad pa po tayo ng renta dito sa lupang tinitirikan ng ating mini farm. 6,500 po ang ating monthly. So yun po yung number one kasi nagpapahirap sa atin yung monthly rent dito sa mini farm.
Pero kung wala po tayo binabayaran na renta, ay madali lang po talagang i-execute yung mga plano. Yun po, isa po sa pinakamabigat po kasi yun sa ating gastusin dito sa ating mga projects nga na ginagawa. Kasi nga wala tayo sariling lupa. So monthly kasi hindi naman tayo po pwedeng tumigil pumalya doon at masisipa tayo rito sa ating mini farm. So kailangan pong hindi mapumalya sa renta. Kaya ito guys, nag-decide ako na magbenta muna ng mga produce natin sa ngayon. Anyway, nag-egg pa naman po na maganda yung ating mga Rhode Island hens. So ito po kasi yung unang batch, December 27, 2023 po sila na hatch. Ayan. Ngayon po ay January, ano ba ngayon, 18. Ayan, January 18. So ito. Ito sila nasa 3 weeks. Yan, kung di ako nagkakamali, nasa 3 weeks po sila ngayon. So ito guys ay ibebenta ko na muna. Baka mayroon pong makaibig dyan ha. Yan, so ito po ay ibebenta natin ng 150 ang isa. 150 ang isa, 3 weeks old guys. 3 weeks old. And lahatan guys ha, lahatan. Yan. Ayan po. Mas maraming babae ito, mas marami silang babae. Yan. Masisigla po yan. Ito po ay 14 pieces po yan lahat. Tama ba? Oh, 14 pieces po yan. Yan lahatan. Baka may makaibig po. Yan, 150 po, 3 weeks old. Yan, mura na po yun kasi ang 1 month old po ngayon ay 300 pesos po. Yung Pure Rhode Island. Ito nakita nyo naman, Pure Rhode Islands po yan. Ito pinapakita ko po sa inyo yung mga parents. Yan. Ayan po mga parents. Oh. Sama isa, ayun, to. So, ayan po mga parents. Oh. So, nakasisigurado po kayo guys na talagang Rhode Island po yung inyong bibilhin. Ayan. Nakikita nyo naman po sa ating mga vlogs. Ayan, ito. Pinapakita po natin yung mga parents. So, again, ito guys. PM lang po kayo sa Kabocals Farmer FB page. 150 na lang po ang isa. Ayan. Pure Rhode Island chicks. Yan, PM lang po, wag po sa comments kasi matagal po ako sumagot sa comments. Baka bago po ako makasagot sa comments ay naibenta na po ito mga ito. Kaya PM po, PM. Doon po sa mga talagang interesado, PM po kayo. Pag nag-comments po kayo at nasagot kayo, malamang sa comment ay nabili na po ito. Bago ko masagot. Kasi sobrang busy po natin at hindi tayo makasagot kagad sa mga comments. Mas inuuna ko po kasi yung PM kasi talagang urgent yun eh. Kasi pag nag-PM po, syempre, ibig sabihin nun, talagang interesado. Ayan. So, yan po. And, ito, isasagad ko na guys. Benta na lahat. Wala, stick na buhay ito. Ayan. Ayan guys, so, ito, isasagad na natin lahat ng mga pwede ibenta. Hindi mabiling siya mo natin eh. Ito meron tayong ducklings. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito po ay nasa, hindi ako nagkakamali, 5 days. 5 days old, going 1 week. Ayan, 50 pesos na lang isa guys. So, 50 pesos. Ducklings. 1 week old. 50 pesos na lang po. Baka gusto nyo. Isabay nyo sa Rhode Islands. Ito, malalakas na to. Ano na to? Kumakain na po sila. Ayan o. Ayan yung pagkain nila. Muscovy duck guys. Muscovy duck po yan. 2, 4, 6, 7. 7 piraso. 50 pesos na lang po isa. Ayan. Ayan guys. So ito. Talagang survival mode. Naka-survival. Ay, sara natin mahangin. Mahangin kasi't malamig. Ganyan lang po ang ating brooder. Pero yan po ay nililipat natin sa malaki. Yeah, ibinababa natin dito yan. Ito yung mas malaki po ito. Mas malaki po kaya lang. Dito ko sila unang inilalagay kasi mas masarado po ito. Mas naayos ko ito. Ayan. And hindi po napapasok ng dagayan. Hindi napapasok. Yung ganyan kasing kalaki po pwede pang ma-atake ng dagayan. Ito kasi nakalulusot ang mga dagayan yan. Ayan o, sa mga ganyan. Kalulusot sila dyan sa mga ganyan siwang.
Ayan. Ano pa bang pwede ibenta? Yung sarili ko, ibebenta ko na rin. Wala, stick na yun. Ayan, laki tayo rito. Dito tayo mag-ending. Yan, so much for the plan na ano. Siguro mapipending muna po yung ating mga plano na mag-mass produce nga. Sabi ko nga, ang plano ko 150 Rhode Island hens. So, siguro mapipending po muna yon. I am gearing towards breeding muna guys kasi kailangan ng income ng farm eh. Wala pumapasok na income eh. Yung Madre de Agua natin wala nang bumibili. Nag-stop na po talaga yung ano eh. Walang income talaga. So labas na labas ang pera. So kailangan natin gumawa ng immediate actions para po magkaroon po tayo ng income. Again, to keep the farm going kasi nga medyo lumulubog na ang barko. Yan at kailangan natin ng makasurvive. And itong mga Rhode Island, sa mga Decal Browns, hindi pa rin nangingitlog, mga kulap po na yan. So, wala pa rin tayong maasahan sa mga yan. Pero, ayun po, yung mga kabir guys, abangan nyo. Soon, magbebenta na rin po ako ng mga sisiw nyan. Day 3 to 1 week old. So, yung pong ating mga, ibebenta. Shamu, abangan nyo guys, magbebenta na rin po ako ng day 3 to 1 week old. Shamu, nagbibreed na rin yung mga yan. Yung dong tao kasi, hindi fertile yung mga eggs guys eh. Nag-candling na ako. Hindi fertile din, hindi sumasampa talaga si Diego. So wala pa tayo basaan sa dong tao. So ito, ang ating bread and butter ngayon ay ito mga to. Ito mga Rhode Island na to. Sila po yung pinakamalakas mag-egg ngayon na fertile talaga na po pwede nating ibenta. Yan, and ito mga kambing. Ito next in line to guys. Pag wala na akong choice ay we need to sacrifice Tisay. Next in line pero ano yan? Hindi pa muna, wag muna. Gawa pa tayo ng ibang paraan muna para baka survive. Ayan. Yung PM lang po do sa mga interesado po sa mga sisiw. And yung shamu nga pala, ito tignan natin ha. Oh, ito guys, punta tayo do sa shamu. Yung ating 4 months old na shamu doon po Giant Cross Tanaka. Ito po mga parents. Yan sa mga bago sa channel ko. Ayan po mga parents. Tanaka, Japanese Tanaka at doon po Giant. Yan. Yan po yung ating mga shamu breeders. And then ito po yung anak nila. Ito. Ayan. 4 months old guys. 4 months old. Ito yung binibenta rin natin guys. At pricey kasi ang ano yung ang shamu. Kaya nga ibinaba ko na yung price sa 2,000 na lang. Ayan. Baka may makaibig pa. Oh. 2,000. Bigyan ko pa kayo ng free Madre de Agua cuttings. Oh, sige na. Ayan. So ito. 2K na lang siya guys. At may free pa kayong Madre de Agua. Bigyan ko kayo ng 30 pieces na free cutting sa Madre de Agua pag binili nyo to. 2K. Oh, ganda paan niya no. Oh, dilaw. And matangkad naman siya. Yan guys, 2K with free 30 pieces Madre de Agua. Yan. Ayan. So, yun po yung mga pwede natin ibenta sa ngayon. So doon po sa mga interesado po, PM po kayo sa Kabocals Farmer FB page. Yan, again, wag po sa comment section kasi hindi po kagad ako nakasasagot sa comment section. PM po sa Kabocals Farmer FB page. Ayan, so bago tayo magtapos, shoutout kay JJ and wife Leanne, kay Sir Joseph Nusete, Rian Nash Villegas, Jay Magsayo, Jepoy Tercio. Ayan. Ayan, thank you po. And sa mga nagtatanong nga po pala, ang area po, ang location ko po is Barangay Bulak, Santa Maria, Bulacan. Ayan guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa mga solid ko vocals and mga silent viewers ko po. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. And syempre, shoutout po sa ating kaibigan na si Sir Boyet from US. And sa mga bago po sa channel ko, kung nagugustuhan po ating mga content, sana po yung mag-subscribe na kayo.
And then click lang po notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. So muli, ito ang inyong Kabocals Farmer nagsasabing sabay-sabay tayo mangarap, magsikap at higit sa lahat ay kumilos at siguradong uulad ang ating amazing na buhay! Bye-bye!